sit down, baby. Sit down. Hello po. Oh, ikaw kaya mag-share sa kanila kung paano mag-asikaso ng PCCA ng mga anak mo. Gusto mo ba? Oh, mag-vlog tayo, Kali. Uy. Vlog tayo. Paano natin nasikaso yung PCCA mo? Paano ka na-transfer sa akin? Hello mga kabuddies! Welcome back to our YouTube channel! And for today's vlog, ang pag-uusapan po natin is tungkol sa PCCI. Kung paano nga ba mag-process nito at kung magkano na po ang bayad kapag ka mag-aasikaso po tayo ng ating PCCI para sa ating mga 4 babies. Pero bago yan, intro po muna tayo! So yun mga kabuddies, bali ang pag-usapan natin ngayon is about sa PCCI. Ano nga ba ang mga requirements nito? Magkano nga ba yung nagastos ko yung pinagawa ko ng PCCI yung anim na anak po ni Baby Kali? And pag-usapan na rin natin mga kabuddies kung paano maging licensed breeder, ano yung mga dapat gawin at mga requirements. And add ko na rin pala mga kabuddies kasi marami nagtatanong sa TikTok page ko po. So mga hindi pa po nakapollow, ito po yung TikTok ko. Papollow na rin po. Ayan, sobrang dami nagtatanong din po sa akin if kaya raw po balagyan ng PCCI yung aso nila if both parents po is walang PCCI. So lahat ng po yan is pag-uusapan po natin ngayon. Kaya pakatapos po itong video na to, and huwag na rin po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. Actually guys, si Baby Kali ko po kasi yung kauna-unahang aso ko po may PCCI. Ito po siya. Asensya na, hindi masyadong makita sa video ko. Ayan. Ayan po si Kali. So, last year po kasi is nanganak siya. So, inasikaso ko po yung PCCI ng anim niya pong anak. So, pag-usapan muna natin mga kabadis kung ano yung mga requirements na hinanda ko at niready ko para sa pag-asikaso ng PCCI sa anim niya pong anak. And nagpagawa na rin po ako, nagpa-license na rin po ako. Ayan, ipapakita ko po sa inyo lahat kung ano po yung mga requirements na niready ko. First mga kabuddies, kailangan po natin mag-fill out ng form. And makukuha niyo po yung form na yon sa page po ng PCCI. Ganito po yung itsura niya. Nag-ready na rin po pala ako ng dalawang valid ID. At dahil anim po yung anak ni Baby Kali, nag-ready na rin po ako ng anim na name po nila. At dahil gusto ko na rin po maging licensed breeder, nagpagawa na rin po pala ako ng name ng kennel ko. So kung magpapagawa po kayo ng name ng kennel nyo mga kabuddies, mag-ready po kayo ng tatlo. For example, kagaya po ng ginawa ko, pasensya na kayo mga kabuddies sa background ko maingay. Ayan, may kumakamot sa likod ko si Kali. Nag-ready po ako ng tatlong name ng kennel. For example, ang nilagay ko po na una is Jeff Vlogs Kennel, Doggies, Friends, mga ganyan. Kasi po, sa tatlo pong yan, baka po possible, may kanay po kayo ng kennel. So, minabuti po ng PCCI na tatlo na po kagad yung ibigay nyo para pag hindi po na-approve yung una, pwede po yung pangalawa, and pwede po yung pangatlo. Bali mga kabuddies, ganito yung form na makikita nyo sa PCCI. Diyan nyo ilalagay yung tatlong sample ng kennel ninyo. At syempre guys, mag-read na rin po kayo ng ID picture nyo ng 1x1 and 2x2 picture. So mga kabuddies, ipapakita ko nga pala sa inyo yung resibo ko nung pinagawa ko po lahat-lahat yon. Yung sa pinalagyan ko po ng anim na PCCI yung anak ni Kali. Tapos sinasper ko po sa pangalan ko si Kali kasi that time po is hindi pa po sa akin naka-under si Kali. So pinatransfer ko na rin po sa akin. And kung magkano rin po yung nagastos ko, magpa-license. Ito po bali yung sample ng resibo. Ayan mga kabuddies, ito yung sample ng resibo ko. Tinakpan ko lang yung mga important information ko. Membership fee, dahil bago lang ako, 739 siya. Dog registration fee, kung magtataka kayo, lima lang yung nilagay ko dyan kasi bago ko ipagawa yung PCCA na yan, namatay yung isang anak ni Kali. So pang limang puppy lang po yung pinagawa ko. Transfer of ownership fee, 500 pesos kasi tinansfer ko na sa pangalan ko si Kali. Litter registration fee, 500 pesos. Kennel registration fee, kasi bago lang ako, 750. And dahil nagpa-license na rin ako, FCI Kennel, 892. And meron ding LBCP na 133. Ito naman, pag i-deliver na sa'yo yung mga requirements na inasikaso mo. And may kita nyo rin, may VAT na rin siya. And ang total ng amount ng binayaran ko is 6,008 pesos. Sa totoo lang mga kabuddies, medyo busy kasi ako ng mga araw na yan dahil nga ako lang yung nag-aalaga sa anak ni Kali. So, minabuti ko na ipalakad na lang siya. Nagbayad na lang ako ng 1,000 pesos at total of bali lahat ng binayaran ko is 7,008 pesos para dun sa mag-aasikaso. Para less hassle na rin at hindi ko maiwan ng mga anak ni Kali. If gusto nyo malaman kung kanino ko to pinalakad, ilalagay ko po yung Facebook page niya dito. This is Jairas. Ayan, pwede nyo po siyang kontakin. Breeder din po siya and marami rin po siyang binibentang mga aso. Add ko na lang din mga kabuddies, marami po kasi yung tatanong sa TikTok page ko po, if
malalagyan pa raw po ba ng PCCI yung aso po nila na Shih Tzu kung both parents po nun is walang PCCI. Baligan po kasi ang mangyayari dyan, mga kabadis. Ang tawag po dito is for listing. Pag sinabi po natin for listing, magbibigay po tayo ng mga katibayan na masasabi po talaga natin na pure Shih Tzu po yung alaga niyong aso. Mag-send po tayo ng picture na nakaharap siya side to side para makita po ng PCCI na talagang pure breed po siya na Shih Tzu. And hindi pa po basta-basta i-approve po yun ni PCCI, mga kabadis. Mag-aantay pa po tayo ng ilang buwan or aantay po natin na kontakin nila tayo para malaman po natin na na-approve po ni PCCI yung mga pinasa po nating katibayan na talagang pure Shih Tzu po yung alaga nating aso. Kapag gano'n ang nangyari, mga kabadis, at na-approve na ni PCCI, pwede nyo na pong asikasuhin yung PCCI nila, doon na po papasok yung mga pinakita ko pong requirements kanina. Gano'n na po ang gagawin nyo at gano'n na rin po yung babayaran nyo. Siguro, mga kabadis, inabot ng 1 month bago mapadala sa akin ng PCCI ng 6 na anak ni Baby Kali. Actually, ibang PCCI wala na sa akin, mga kabadis, kasi na-release na po yung mga anak ni Kali. So, ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga pinadala po sa akin. Bali, mga kabadis, pag pinadalahan ka ganito ang darating sa'yo, ayan, sorry, nabuksan ko na talaga siya. First, may ID. Ayan, hindi ko na lang papakita kasi andyan yung mga information ko po. Meron din po silang mga envelope, mga kabadis. Kung ilan po yung puppies na pinagawa ko po ng PCCI, ganun din po yung envelope na ibibigay po nila sa inyo. And nagbigay din po sila ng ganito, Philippine Canine Club Incorporated, Incorporation, hindi ko alam po ng tawag dito, ganito. Dito nakasaad lahat ng, ayan, about sa PCCI, ayan. Para meron po tayo knowledge about sa mga aso, sa pag-aasikaso po ng PCCI, lahat-lahat. Dito po nakasaad, ayan. Actually, sa totoo lang ako, tamad ako magbasa. Nakinig na lang ako sa mga co-breeder ko, kaya nasikaso ko po itong PCCI ni Baby Kali. At syempre, mga kabadis, dahil nga inasikaso ko rin po yung license ko, as a breeder, ayan, pinadalahan na rin po nila ako. Ito late to, mga kabadis, ha. Yung mga PCCI tsaka yung mauna ko pinakita, magkakasabay yan. 1 month pa lang is dumating na sa akin. Ito siguro, itong license ko, hindi ko na lang din, tatakpan ko na lang din itong itsura niya. Ayan. Ayan, tinakpan ko na lang din ng mga important details. Ayan, itsura niya. Siguro mga 3 months, 4 months bago dumating sa akin to. Ito talaga yung matagal. Kasi siguro license na to, kaya ito talaga mas matagal. And syempre, mga kabadis, ito na yung mga PCCI. Ayan. Ito ang tsura niya, pinadala na sa akin lahat. Yan. PCCI ni Kali, PCCI ng mga anak niya po. Yung iba talaga nasa akin pa. And mga kabadis, add ko na lang din po pala, kapag mag-rehome na po ako ng puppy, kailangan ko po mag-sign dito sa PCCI nila. Yan, dito. Okay, dito ba? Yan, sa taas. Basta dyan sa taas. Yon. Ibig sabihin po nun, tinatransfer ko na po yung name ko as a owner dun po sa nakabili. So, ayun lang, mga kabadis. If may kulang man sa mga nasabi ko, pwede po kayong mag-comment sa comment section. Or pwede rin po kayong mag-DM sa akin sa FB page ko. Ito po. Yan. May mga tanong po kayo, mga gustong malaman. Dito po, pwede nyo po ako ma-chat. And meron rin po pala akong IG or Instagram. Dito po. Yan. Pa-follow na lang din po. And syempre, mga kabadis, yung iba po dito nakapollow na po sa TikTok page ko. Pero sana pa-support din po ako sa TikTok page po namin. Ito po yun. Dea Vlogs. And sana na-enjoy nyo po itong video na to. Pasensya na, mga kabadis, medyo namamandali na rin kasi ako. At kasi mainit, pinapatay ko kasi yung electric fan tuwing mag-vlog ako. And kung mapapansin nyo, hindi ko na rin po pinababa yung mga aso. Kasi ilang beses na pong nabangga or na nasagi nila yung cellphone ko at saka yung ring light. So, buwis buhay po talaga tuwing nag-vlog ako. So anyway, yun lang po. Sana po na-enjoy itong video na to. At huwag nyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. See you guys on my next video. Bye!